the experimental cinema of the Philippines. Tahun 1998, nahalal siya sa Congresswoman ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Sa tatlong termino, pinanukala niya ang mga batas para sa ikibubuti ng kababaihan, overseas Filipino workers at ng kabataan. Noong 2010, landslide ang kanyang pagkapanalo bilang governor ng Ilocos Norte. Dito, binigyan niya ng solusyon ang kahirapan ng lalawigan sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga negosyo at maraming trabaho. Pinalakas din niya ang turismo. Binigyan niya ng pansin ang kabataan at tinulungan ang mga magsasaka. Makaraan ng 5 taon, napataas na niya ang antas ng pamumuhay ng kanyang lalawigan. Noong 2019, nahalal siya bilang senador ng bansa. Dala ang karanasan sa paglilingkod sa bayan at ang matalino at malikhaing pamumuno. Pinagkakatiwalaan siya ng chairmanship sa 4 na mahalagang komite. Para sa kanya, anumang problema o hamon ay may solusyon. Laging nagmamalasakit sa mamamayan at naglilingkod ng tapat sa bayan. Sa lungsod ng Dasmariñas, mahal at hinahangaan natin ng lubos si Senator Amy Marcos. Sa inyo lang, meron talagang maraming
Thank you very much, Senator Amy Marcos. How about a big round of applause, please? That's my name. Just maybe you guys can come up on my name, please. Please stay with us. Dito po sa Intermilado, as we call on our dear mayor, Mayor Jennifer Austria Versaca, our senators from Cavite, of course, Senator Bong Cavite, and Senator Francis Valentino, of course, board member Kiko Versaca. Thank you.